mga kaibigan, sus, kapag tatakano ko nga saan yung mga kakaibang mga tanim, kakaibang mga puno, yun pala ay kinakain. Yung money tree na yan, at saka yung the rare na pinakita ko sa inyo. Mga kaibigan, ito nga dito sa... Naghanap lang ako kung saan ba yung mga party na yung pinakamagandang makikita ko na very rare na mga prutas. Kaya ayun, yung pinuntahan ko sa kabila. Oo, gana. Guys, kung nakikita nyo ba ang isang dayap na malaking dayap, so... Very rare na ngayon na hindi mo talaga makikita yan kahit saan pang mga market. Kaya nagtaka nga sila dito, itong dayat na to na napakalaki. Kaya ilang years ba ito bago na munga doon? 4 years, 4 years. Eh, matagal na yata ito. 10. Ha? 10. So guys, ito nga yung pinaka ano nila na... dayap guys na talagang swerte yan dahil nga hira ka na lang makikita na ganyang klase na dayap. Iba yung dayap noon, yung maliit lang, kaya ako'y masayang masaya nakikita ko ito. Ko ito dahil nga very rare na orange. Kaya yan, hindi pa yan pwede sa December. Kailangan bago yan ang pitasin, yung magkulay yellow na siya po. Okay, so punta naman ako sa ibang mga part na kung saan yung gamot daw sa tiyan. Kaya guys, ito na. Dito naman tayo sa sinabi nila na herbal na tubo. Go, unsa yung ngalan na go? Pinali na. So, mga kaibigan, ito daw ang tawag nila na pinalina. Kaya ako'y nagtataka kung tuwing ano ko dito, ito talaga ang makikita ko. Kaya ako'y nagtanong sa may-ari kung ano talagang klase kong tubo. Yan pala ang pangalan nito ay pinalina. Kung sasakit daw siya natin upang usrataan ng tubuha. Kaya tawag nito isa Bisaya, pero iba daw klase ito na Bisaya na tubo. Ito ay matamis at saka yan daw ang juice niyan parang iinumin dahil yan talaga ang gamot sa tiyan natin pag sumasakit. Siguro yan, pwede yan mga kaibigan. Kaya ang tubo na pangalan na pinalina. Wow! Guys, ito nga ang dayap na sinasabi ko na talagang sinesearch ko to. Hindi naman to isang uri ng pumelo. Kaya ayan, na matagal-tagal na to. At saka kung pumelo man ito ay matagal na itong nainog. So, bihira lang to mga kaibigan. Kung nagtaka nga ako kung bakit bigla na lang yang nabuhay dyan. Guys, ayan ang sinabi nila ng bunga ng money tree. Ito yung kahoy niya, kaya kakaiba namang nakikita ko dito mga guys, yung iba namang mga bunga ay nandoon sa taas. Kaya ang bunga ng money tree. Mga kaibigan, yan pala ang sinabi nila na bunga ng money tree at yan ay kinakain. Kaya ako po yung nagtataka. At pagdating ko dito ay wala na yung mga ibang mga bunga ay kinakain pala nila dahil ito ay lasang mani. Kaya money tree ang kanyang bunga. Guys, ito pa yung bunga ng ano, yung sa loob ng kanyang bunga ng money tree. At ayan na, binigyan nila ako dito dahil ito ay kakainin ko dahil masarap para daw itong mani. Kaya, di ba, kakaibang bunga na yun pala ay kinakain nila. Yan pala ang kinuhaanan na, tinalupa nila yung bunga nito guys. At yun, yan ang ipapakain nila na ako. Kaya ito naman ay pwede na itong itatanim dahil meron ng mga... ano na lumalabas. Kaya guys, ang bunga ng money tree. Yan, ito yung bunga na binibigay nila sa akin, yung bunga ng money tree. At titikman ko to ngayon.
Kasi nga, nagtaka nga ako eh, dahil kinakain pala ito nila eh. Parang nga ano, di ba, parang mani nga siya tingnan. Pero mas malaki pa siya sa mani. Mm. Lasang mani, tapos crispy pa. Mm. Wow. Mm. Ang sarap talaga, promise. Ang sarap. Mm. Ang bunga ng money tree na pwede nga pala itong i-roast pala yun, di ba? Parang money nga na i-ano sa ganyang kwan, tapos kakainin. Mm. Lami ah! Lami, lami. Mm. So guys, ha, salamat. Salamat ha na nakita nyo na ito ay kinakain ko. Dahil hindi talaga ito po'y sunod, di ba? O mga kaibigan, sana naman ay okay naman sa all right itong nakita nyo. Pinakita ko sa inyo kung saan yung mga kakaiba na mga prutas na yung tubo, Bisaya na tubo na pwede pala yun sa kuan. Pwede pala yun sa sakit ng tiyan at saka yung rare na lemon. Malaking dinding yung lemon. Ay yung isang klase na yun na orange na talagang ano, talagang makakaiba siya na hindi nyo yan makikita kahit saan market dahil noong araw yon kung saan ay dala ng ibon. Kaya guys, yun namang isang money tree na pinapakita ko sa inyo na kinakain ko ay totoo at akala mo poisonous yun, no? Pero hindi pala. Yung iba naman din nadala sa bukid at niruros nila para ay talagang daig pa ang mani. Kaya guys, sana naman ay magustuhan nyo ngayon ang pinapakita ko sa inyo na mga kakaibang mga prutas. Okay, shout out everyone, shout out mga kaibigan, shout out sa lahat.